Good morning mga kaplantita! Welcome back po sa aking YouTube channel. In today's video, samahan niyo po akong maglipat ng aking Begonia Starlet or Begonia Star. Hindi ko sure yung kanyang pinaka-ID pero ito siya guys. Ayan siya. Comment down below guys kung may ganito kayong halaman at kung tama yung ID ko sa kanya. Kita nyo guys, sobrang lush na niya. So, ililipat na natin siya sa paso. Meron ako ditong used na paso. Yun na lang yung gagamitin natin. At, syempre, pating mix na ready na ako. Carbonized rice hull, garden soil, and konting pumice lang yan guys. At, papropagate din tayo true leaf. Ayan, meron ditong natanggal na dahon. Papropagate din natin yan kasi sayang. So, ayan. Ito guys, yung una kong napropagate. Siguro after 1 month mahigit, ayan na siya. Nabulok na lang yung pinaka tinanim kong dahon. Pero tingnan nyo naman, ang dami niyang suloy. So, magka-try din tayong mag-propagate nito true leaf. Kasi hindi pa ako nakapag-try nito. Puro cuttings pa lang yung nagawa ko sa kanila. So, ano pa bang hinihintay natin guys? Simulan na natin. Unang step, syempre, aalisin natin dito sa pinagtatamnan niya itong ating halaman. Tingnan niyo, oh, ang dami niyang ugat. Ang healthy-healthy nitong ating halaman. Make sure guys na i-check nyo yung potting mix ng halaman nyo bago nyo isama. Or kung may insect, alisin nyo na lang yung potting mix or palitan nyo para safe yung halaman natin. So itong akin ay wala namang insect. Isasama ko na lang yung potting mix niyang dati. At dadagdagan ko na lang ng panibago kong halong potting mix. Ayan. Tapos na nating ilipat sa paso, so kukuha na tayo ng dahon na ipapropagate natin. Pili lang kayo guys ng healthy pa na dahon, huwag yung pabulok na para sure na mabubuhay or magsisibol yung inyong itatanim. Ayan, isinama ko lang guys itong tangkay niya. Ayan, yung tangkay na yan. Kasi mabubulok din naman yan kapag iniwan nyo pa dun sa mother plant. Isasagad nyo lang guys dito ng cut kasi hindi naman yun kailangan. Ayan, kuha tayo ng isa pa. Then, ganun din yung gagawin natin. May unting damage lang to. Ayan, medyo bali. Pero, tatry pa din natin. Kasi sayang naman. So, ayan. And then, ang sunod natin gagawin. Siyempre, itatanim na natin yung ating kinuhang dahon. Set aside lang muna natin itong mother plant natin dito sa gilid. Meron ako dito guys, sinandang potting mix kanina bago tayo mag-start ng vlog. Ayan. At dyan natin itatanim yung ating mga dahon. Ito guys, yung pinakauna ko ngang pinropagate. Magiging ganyan yung ating dahon na ipopropagate after 1 month mahigit. Ayan. Daming suloy, diba? So, let's start guys. Guys, ang pagtatanim ay ibabaon nyo siya ng siguro mga hanggang dyan, mga 1 inch, half inch to 1 inch yung ibabaon nyo sa lupa. Ganun lang kadali, ayan. Ibabaon lang natin ng mga 1 inch itong dahon na ito. So ayan na, ganyan lang kadali. Ayan.
magta-try din tayong magtanim kasi meron pa naman ditong plastic na extra. At saka marami pa tayong potting mix na tira. So, kukuha ako dito ng yan, dahon itong dalawa na to. Pipili lang ulit tayo guys ng healthy ka na dahon. Huwag kayo talagang kukuha ng patuyo na na dahon o yung pabulok na. Kasi hindi yun, or hindi yun 100% na mabubuhay or mag-uugat. Ayan. Kuha din tayo dito ng isa pa. Dito banda sa ilalim tayo kukuha kasi nangihinayang akong kumuha sa taas. Ayan. Healthy pa naman siya. Ganun ulit guys yung gagawin natin. Puputulin lang natin yung tangkay niya ng sagad. Diyan. Ayan. Pwede rin namang magtira kayo siguro ng mga 1 inch na tangkay. And then, ibaon nyo din. Isama nyo sa pagbaon. Ayan. At itatanim na natin yan. Dito sa plastic na hinanda natin. Ganun lang ulit guys yung proseso ng pagtatanim. Baon nyo lang ulit yung halaman o yung dahon na 1/2 to 1 inch. Sana guys ay magsibula nito kasi hindi ko pa natry itong ganitong klaseng bidon niya na i-propagate really. So, ito na yung itsura ng ating pinropagate. At soon ay magiging ganitunin yan, kalago. Magdadami din yung mga suloy-suloy niyan. Ang sunod naman natin gagawin guys ay didiligin natin kasi ito yung tuyo yung potting mix ng ating ipinropagate. Konti lang, spray-spray lang sa ibabaw para lang mag-moist. Kasi sobrang tuyo nga yung potting mix. Pero kapag guys, ang ginamit yung potting mix ay basa or moist, much better guys na huwag nyo na lang diligin kasi may tendency na mabulok pa yung dahon. Kasi babagong tanim pa, wala pa siyang ugat. Pero pag nag-ugat na yan, kahit araw-arawin yung diligin, okay lang. Katulad nito guys, ginagawa ko, konting spray-spray lang sa ibabaw. Kahit hindi siya umabot sa ilalim, okay lang. At least yung ibabaw niya ay basa or mag-moist. Inesprayan ko na din guys itong mga halaman dito sa greenhouse kasi sobrang init. At dito ko na guys tatapusin ang ating video. Salamat sa panonood palagi. Sana ay may natutunan kayo. Don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bago nating upload na video. Bye!